fortunately, in my case, I was able to secure a provincial nomination from BC. So that was an added 600 points that boosted my chances to become a permanent resident through the express entry. Join me as I look back their journey as a family. This is episode 14. Finally, PR na kami of your morning girl, Rhea. Ayun guys, katatapos ko lang manood nung vlog ni Rhea Santos and finally, PR na sila. Congratulations pala Miss Rhea and family dahil finally natupad ng iyong goal ang maging permanent residence ng Canada. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng kanyang vlog, bali si Miss Rhea po ay journalist sa GMA. Napaka-successful na niya bilang journalist at kahit successful na siya sa kanyang career ay naisip pa rin niyang magpunta dito sa Canada via student pathway. Bali, pinapanood namin siya mula pa nung bago kami pumunta rito. I think August 2019 yata sila nagpunta sa Canada. Nagpunta muna sila dito as tourist kasi nga dito na nila inantay yung kanilang study permit. May nangyari nga noon na medyo na-touch ako nung matagal dumating yung kanilang student visa, bali yung stamping sa passport. Kailangan kasi yon bago ka mabigyan ng study permit. So, binigyan na siya ng deadline ng school na dapat maipasa na niya yung kanyang study permit. Kaso ilang araw na lang wala pa, hindi pa dumadating. Tapos, ang ginawa nila, lay hands sila dun sa kanilang mailbox na nagpray sila na sana dumating na yung kanilang study visa para makakuha sila ng study permit. Kasi kung hindi nga sila makakakuha ng study permit, makakancel yung application ni Miss Rhea sa school. And maaari silang mapauwi ng Pilipinas at hindi na matuloy yung kanyang pag-aaral dito sa Canada. So yun nga, ang nakakatuwa doon is after nilang mag-pray, pagbalik nila sa bahay, maya-maya dumating naman yung asawa niya na dala-dala na yung passport nila galing doon sa mailbox. So yun, nakaka-goosebumps din, parang naano ako, kinilibutan din ako doon. Ang galing, kakadasal lang nila doon sa mailbox nila. Kumbaga nagpinag-pray nila na sana dumating na. Then maya-maya ayun, dala-dala na ng asawa niya yung kanilang passport na may study visa. And then after noon, dali-dali sila nag-exit papunta sa US para dun sila ma-issuehan ng study permit. So yun lang, galing talaga. Kumbaga parang few days before na lang makakancel na yung application ni Miss Rhea sa school. So, kung nagkataon, mapipilitan silang bumalik ng Pilipinas. Masasayang lahat yung kanilang pinaghirapan para makarating sa Canada. So, after 2 years, nakagraduate na si Miss Rhea and nakakuha siya ng postgraduate work permit na may validity ng 3 years. Pero, hindi pa natapos yung postgraduate work permit niya, na-receive na nila yung kanilang permanent residence approval. Kumbaga parang last year lang yata nila na-receive. So in total parang 3 years lang since na dumating sila dito sa Canada, naging permanent resident na sila. So bawat Canadian dreamer ay may kanya-kanya talagang istorya, no? Meron diyang mabilis lang, permanent resident na sila. Meron namang inabot ng ilang taon bago sila naging permanent resident. Actually, may napanood nga ako na nagbenta pa sila ng bahay nila sa Pilipinas para meron silang pang proof of funds sa express entry. Meron namang 1.5 years lang after graduating dito sa Canada, na-approve na agad ng kanilang permanent residence application. So, hindi mo pwede i-compare yung experience ng isa sa experience ng iba. Yung pwedeng na-experience nila, pwedeng hindi ganun yung maging experience mo. Yung experience mo, hindi naman din pwedeng maging katulad ng experience nila. So, for our case, magti-3 years na kami dito sa Canada sa February. And until now, ay hindi pa kami permanent resident.
Aaminin ko na dati ay nainggit din ako sa iba dahil mabilis nilang na-receive ang kanilang dream, ang maging permanent resident ng Canada. Hindi na kasi nila kailangan na mag-aral ng French, lalo na sa mga ibang province. After a year lang of work experience, pwede na silang mag-apply ng permanent resident. At yung iba naman, after graduating, nakakakuha na agad ng provincial nomination, kaya nakakapag-apply na agad sila ng permanent resident. In our case kasi, kailangan namin ma-reach ang level 7 ng French before kami makapag-apply ng CSQ. And then yung CSQ, yun yung gagamitin namin para makapag-apply kami ng permanent resident sa federal government. Minsan nga parang napapatanong ako kay Lord na, yes Lord, ginrant nyo nga yung dream namin na makarating dito sa Canada, pero bakit sa Quebec? Parang ganun, parang napapatanong ako na ang laki-laki ng Canada, bakit dito nyo kami sa Quebec dinala na mahirap maging permanent resident. Kumbaga parang yun na, nandito na kami, pero bakit parang ang hirap? Kumbaga ang hirap, kung titingnan ko, parang ang hirap ma-reach yung goal namin na maging permanent resident ng Canada dahil hindi basta-basta yung pag-aaral ng French. Kailangan talaga ng dedication, tsaka practice araw-araw. Kailangan mag-aral ka talagang maigi para mapabilis. Mapabilis yung pag-aral mo at ma-reach mo agad yung level 7 ng French. So yun nga, ito yung nagdadasal ako, parang lagi kong natatanong na bakit nga dito, ganyan. And then, later on, na-realize ko rin no, na maswerte pa kami kasi before pandemic, nakarating na kami dito sa Canada. Kasi after namin dumating, 3 weeks after namin dumating, nag-lockdown na. So, siguro kung naabot kami ng lockdown, baka mas lalo kaming nahirapan makapunta dito sa Canada. And then, na-realize ko rin na yung iba, although PR na sila, pero ang hirap ba nung pinagdaanan nila bago nila narating yung permanent residency na yun. Yun nga yung nasabi ko kanina na meron pa nagbenta ng kanilang bahay para lang meron pang proof of funds. For us naman, hindi namin kailangan yun gawin dahil work permit kami. Hindi namin kailangan ng proof of funds. Although, kailangan din namin, syempre, ng pera para pagdating dito, kailangan din namin ng paggastos. Pero hindi kami pressured ba na dapat ganitong amount yung dala namin. And then, meron naman din yung iba, katulad yung vlogger na si Ka Inags dyan sa Alberta. Kung hindi nyo pa napapanood yung kanyang vlog, may story siya na 5 years yata bago siya na permanent resident. So, meron pa nga siyang storya na natulog siya sa garahe para lang para sa permanent residency. So, yung panoorin nyo na lang yung vlog niya. So, ayun, na-realize ko rin. Marami rin naman akong na-realize na pag-isip-isip ko na swerte pa rin kami dahil nandito na kami sa Canada. Although, hindi pa nga kami permanent resident, pero ang bilis naman namin nakarating dito. Kumbaga, kung papanoorin nyo yung previous vlog namin, within 6 months lang, natupad na yung aming pangarap na makarating ng Canada. June lang namin na pag-decidean. June 2019 na pag-decidean namin na mag-apply papunta rito. And then December na receive na namin yung aming visa papunta ng Canada. So, yun nga, napakabilis ng pangyayari. Kumbaga, hindi ko akalain yung 2019, yung pumasok yung taon na yun ng 2019, hindi ko akalain na makakarating na pala ako ng Canada. Kaya, yun na lang yung iniisip ko na hindi ko na lang, kaya hindi na ako masyadong nag-iisip na hindi na ako nalulungkot na bakit dito kami sa Quebec, mahirap ma-PR, ganyan. Kasi may solusyon naman yung aming kumaga kailangan lang namin mag-aral ng French. Although mahirap, pero doable siya, kumaga achievable yung French. Medyo matagal nga lang dahil hindi naman tayo marunong talaga mag-French. Talagang start from zero ang ginawa natin. Kaya, ayun, sa mga nawawalan dyan ng pag-asa, katulad dyan na hindi pa nakakahanap ng work or gustong magpunta dito sa Canada pero hindi pa yon dumadating sa kanila, huwag lang kayong mawalan ng pag-asa at lagi lang kayong magdasal. Masasagutin din ni Lord yung mga panalangin nyo.
Ako, thankful ako kasi dahil dun sa asawa ko, masipag naman siyang mag-aral ng French. Sa tingin ko, sana this year is mapasanan niya yung level 7. By the way pala guys, dahil dumating kami dito before July 2020, pasok pa kami dun sa old rules. Yung old rules ay principal applicant lang ang kailangan mag-exam. Principal applicant lang ang kailangan maka-reach ng level 7. So, kaya ako, walang masyadong pressure sa akin sa pag-aaral ng French. Nandun kay Manong Joby. Kaya, yung pasalamat ako kasi masipag siyang mag-aaral ng French and soon, marireach niya rin yung level 7. Bali, yung mga after naman dumating ng July 2020 dito sa Quebec, principal applicant is required na level 7 and the spouse kailangan ng level 4. So, ayun, buti na lang, pasalamat na lang din ako sa Diyos na hindi na namin inabot yun, kundi additional pressure yun sa amin dahil dalawa pa kaming kailangan mag-exam, kailangan dalawa pa kaming makapasa, isang level 4 at isang level 7. Kaya thank God talaga, nakarating na kami dito before pa nung July 2020. At bago pa mag-pandemic. So, yun, kumaga hindi ko na lang, kinalimutan ko na lang yung, iniisip ko na yun dati na naiingit ako sa iba na ang bilis nilang na PR. Iniisip ko na lang na swerte pa rin kami dahil nakarating na kami dito sa Canada. At French na lang naman yung kailangan namin gawin para matupad yung pangarap namin maging permanent resident. So, yun lang guys, na-share ko lang yung aking mga feelings sa inyo, yung mga winoworry ko dati na yun nga, syempre bakit sa dinami-dami ng province ng Canada, but dito pa kami sa Quebec. Masaya kami dito sa Quebec, maganda yung mga benefits, yun lang talaga ang pinaka-struggle is yung pag-French. Pero yun nga, kahit, hindi naman walang imposible, kumbaga kung pag-aaralan mo, pagsisikapan mo, marireach din nyo yung level 7 dyan na French. So, wala namang imposible. Pagsumikapan lang na pag-aralan ng French, makakapag-apply din kami ng permanent resident. So, yun guys, maraming salamat sa panonood at pakikinig ng aking sentimiento. No, not really. Kumaga yung naramdaman ko ba dati na baka yung iba eh, ganyan din yung nararamdaman na frustrate na, ganyan. Eh, lahat naman eh, masusolusyonan. Yun. Maraming salamat sa panonood, guys. See you again soon. Bye!